Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Marami ang naniniwala na ang tigre ang tunay na hari ng kagubatan. Mas malaki at mas malakas kasi ang tigre kaysa sa leon. Ngunit kung tapang at bagsik ang pag-uusapan, hindi hamak na mas malupit ang mga leon. Wala itong inaatras ang laban at makikipag-away hanggang kamatayan. Lahat ng predator sa Africa ay natatakot kalabanin ang leon. Marumbado at siga ang mga leon kaya sila ang hinirang bilang hari ng Africa. Kung hindi ka kumbinsido sa lakas ng leon, pues mapapanood mo ang pambubuli ng mga leon sa iba't ibang hayop. Mula sa pang-aaway nila sa hyena hanggang sa pagpatay nila sa kawawang cheetah. Ito ang limang predator na pinabagsak ng leon. Una sa ating listahan ay ang leon laban sa cheetah. Kung ito ay kompetisyon sa pabilisan ng takbo, siguradong panalo ang mga cheetah. May tulin ito na 130 kilometers per hour, hindi hamak na mas mabilis kesa sa leon. Sa sobrang tuli ng cheetah, mabilis na nahuhuli nito ang kanilang biktima. Isa itong problema para sa mga leon. Ang tingin kasi ng leon sa mga cheetah ay kaagaw nila ito sa pagkain. Dahil dyan, ilang beses nang namataan ng leon na pumapatay ng walang kalaban-laban na cheetah. Inaambush nila ang mga cheetah at kino-corner. Kapag nahuli nila ang cheetah, sa kanila ito sasakmalin sa leeg. Binabali nila ang leeg nito hanggang sa mamatay. Hindi kinakain ng leon ang karne ng cheetah. Gusto lang talaga nilang patayin ang sinumang kahati nila sa pagkain. Kung minsan, mas gusto ng leon ang atakihin ang anak ng mga cheetah. Mas madali kasing hulihin ang baby cheetah at hindi pa marunong lumaban. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, 70% ng baby cheetah sa Serengeti National Park ay namamatay dahil sa atake ng leon. Kaya naman sa tuwing may leon na dumarating sa teritoryo ng cheetah, wala silang nagagawa kundi ang umalis dala ng matinding takot. Sa laban na ito, tiyak na panalo ang leon. Number 2, leon laban sa hyena. Ito ngayon ang tunggalian na madalas nating napapanood sa TV at pelikula. Ang labanan ng leon at hyena ay matagal nang nakaukit sa kasaysayan ng Africa bago pa man dumating ang mga tao. Simple lang ang pinagmulan ng kanilang away. Yan ay ang agawan ng teritoryo. Gaya ng cheetah, pinapatay ng leon ang hyena dahil kaagaw nila ito sa supply ng pagkain. Kaya naman sa tuwing nagtatagpo ang kanilang landas, palagi itong nauuwi sa hindi kaaya-ayang sitwasyon. Palaging nagbabanggaan ang dalawang grupo at madalas ay may namamatay. Kung one-on-one ang labanan, siguradong hindi mananalo ang hyena sa leon. Pero kung sama-sama ang hyena sa paglaban sa leon, may tsansa na matatalo nila ito. Gaya ng leon sa video na matapang na hinarap ang grupo ng hyena. Kahit nag-iisa lang ang leon, hindi ito natatakot na lumaban sa pangkat ng hyena. Ito naman ang leon na nakunan sa video habang pinapaslang ang anak ng hyena. Matindi ang galit ng leon sa hyena, kaya maski ang mga anak nito ay kanilang pinapatay. Sa laban na ito, muling panalo ang leon. Number 3, leon laban sa buwaya. Hindi maitatanggi na ang leon ang hari ng African savanna. Pero paano kung makaka-face to face nila ang buwaya? Mananalo kaya sila? Ang mga Nile crocodile ang pinakamabangis na maninila sa ilog ng Africa. Sobrang lakas ng katawan nito kaya sila tinawag na hari ng ilog. Maski ang leon ay hirap talunin ng buwaya. Makapal kasi ang balat ng buwaya kaya wa-epek sa kanila ang kagat ng leon. Ang mga buwaya ang nakapagtala ng pinakamalakas na bite force, kaya siguradong durog ang buto ng leon kapag sinagpang sila ng buwaya. Kung sa lupa ang labanan, maaari pa sigurong manalo ang leon. Pero kung sa tubig ang labanan, siguradong matatalo ang leon sa buwaya. Tulungan ang mga leon sa tuwing inaaway nila ang buwaya.
Sa video, makikita ang teamwork ng tatlong leon para lang mapalayas ang buhaya sa kanilang teritoryo. Gaya ng naunang tunggalian, agawan sa pagkain ang numero unong dahilan kung bakit sila nag-aaway. Inaagaw ng leon ang pagkain ng buhaya at hindi rin natatakot ang buhaya na agawin ang pagkain ng leon. Kung minsan, mas pinipili nila ang hindi mag-away at sa halip, natuto silang maghatian ng pagkain. Ilang beses na ngang namataan ng mga leon na nakikihati ng pagkain sa buhaya ng walang away. Alam kasi ng leon at buhaya na magkasing lakas lang sila, kaya walang magandang mangyayari kung palagi silang mag-aaway. Kaya naman sa laban na ito, patas lang ang labanan. Number 4, leon laban sa leopard. Ito ang laban sa pagitan ng dalawa sa pinakamalakas na big cat ng Africa. Kung ang leon ang hari ng Africa, maaaring ang leopard ang prinsipe. Kinatatakutan sa buong Africa ang bawat atake ng leopard dahil sa husay nitong humuli ng target. Madalas na nagsasalpukan ang leopard at leon dahil inaagaw ng leon ang pagkain ng leopard. Ugali talaga ng mga leon ang magnakaw ng pagkain at madalas rito ay inaagaw nila sa mga leopard. Palaging mag-isa ang mga leopard, kaya pag inaway sila ng grupo ng leon, talagang wala silang panalo. Gaya na lang ng leopard na nakunan sa video, makikita na pinagtulungan siya ng isang dosena ng leon. Paano ka nga naman mananalo kung ganito karami ang iyong kalaban? Talaga namang kaaawaan mo ang kanyang sinapit. Dahil sa dami ng pinsala ng kanyang natamo, binawian ng buhay ang leopard. Alam ng leopard na mas malakas sa kanila ang leon, kaya mas pinipili nila ang tumakbo kaysa makipag-away. Kung minsan, nakukuha ng leopard na lumaban. Gaya ng leopard na ito na may nahuling baboy ramo. Nalagay sa panganib ang buhay ng leopard nang may tatlong leon ang gustong umagaw sa kanyang pagkain. Matapang ang leopard dahil kahit na siya ay mag-isa lang, hindi siya natakot kalabanin ang mga leon. Pagkalipas ng 10 minuto ng matinding kagatan, sumuko din ang leopard. Alam ng leopard na hindi siya mananalo sa mga leon. Kaya naman sa laban na ito, sila pa rin ang kampyon. Ang last sa ating salpukan ay ang ahas at leon. May 500 species ng ahas sa Africa, ngunit ang pinakamalaki ay ang rock python. Kaya nitong umabot sa haba na 16 feet. Kinakain ito ang anumang hayop na kasya sa kanilang bunganga kahit na yan pa ay isang impala. Gayunpaman, ang mga ahas ay isang masarap na merienda para sa mga leon. Kahit na mahirap patayin ang sawa, todo effort pa rin ang leon para tikman ang masarap nitong karne. Kung tutuusin, talo ang mga sawa sa leon. Pero paano kung ang mga kalaban ng leon ay ang isa sa pinakamakamandag na ahas ng Africa? Yan ay ang Black Mamba. Ang kamandag nito ay kayang pumatay ng elepante sa loob lang ng isang oras. Maikilala mo ang ahas na Black Mamba dahil sa itim nitong bunganga. Sa video, makikita ang mamba na biglang sumulpot sa tabi ng leon. Para bang walang pakialam ang leon sa presensya ng makamandag na ahas. Maya-maya lang, lumapit ang mamba at tuluyan nang tinuklaw ang uso ng leon. Wala pang 3 minuto, nang isa-ingisay ang leon at namilipit sa sobrang sakit. Ganito pala ang epekto ng kamandag sa katawan ng leon. Pagkalipas ng 15 minuto, tuluyan nang binawian ng buhay ang leon. Sino mag-aakala na ang ganito kaliit na ahas ay ang kanilang pinakamatinding kalaban? Kaya naman sa laban na ito, ang Black Mamba ang nanalo. Ngayong napanood mo ang bangis ng mga leon, naniniwala ka ba na ang leon ang tunay na king of the jungle? Paano naman ang African Painted Dog? Sa tingin mo ba na mas malakas ang wild dog kesa sa leon? O di kaya ay naniniwala ka na mas malakas ang tigre kesa sa leon? I-comment mo na yan sa ibaba ng video nang malaman namin ang iyong opinion. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Marlon Arienza Official, Rolando Lorenzo, Harvey Mamangun,
Christina Basa, Jade Ray Marbid, Crizal Maiden Gimalan, at kay Aljay Ligudas. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys in my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!